Mag-uusap po tayo! Napahinto si Zachary sa paglalakad at nagangat ng tingin mula sa binabasa nga niya nang may batang lalaki na biglang huminto sa harapan niya. Matapang na nakatingin sa kanya ang bughaw nitong mga mata. Nagtagpo naman ang kilay ni Zach bago siya dumukuwang palapit sa bata. Anong kailangan mo sa akin, bata? May maitutulong ba ako sa'yo? Mababa at mabait nga ang tono ng kanyang boses. Ikaw! Matapang nitong sagot sabay turo pa nga sa dibdib ng lalaki. Ikaw ang kailangan namin ng kambal ko. Kailangan namin ng ama. Maging si Rial na nasa likuran nga ni Zach, natigilan nga sa matapang na naging sagot ng bata. Higit na nalaglag ang pangan ni Rial dahil ngayong magkaharap na nga ang bata at si Zach, doon niya mas napatunayan kung gaano kalapit ang itsura ng dalawa. Parang pinagbiyak na bunga ang dalawa. Ano bang sinasabi mo, bata? Naguguluhan nga na tanong ni Zach. Kailangan ko pa po bang ulitin? Ang sabi ko po, kailangan ka namin ng kakambal ko. Kailangan ka niya. Tumayo nga ng tuwid si Zach. Nagkakamali ka lang siguro, bata. Wala pa akong anak eh. Hindi ako ang ama mo. At akmang lalagbasan na nga sana ito nang muli nga itong magsalita. Wala kang anak dahil hindi mo man lang hinanap ang aming ina dati. Hindi mo man lang kami hinanap ng kakambal ko noon. Muling ibinalik nga ni Zach ang tingin sa batang lalaki. Pero wala ka ng takas sa amin ngayon. Sa ayaw at sa gusto mo, pananagutan mo kami ng kakambal ko. Kailangan ng kakambal ko ng tulong mo. May sakit siya sa puso. May butas ang kanyang puso. Biglang kumalabog ang dibdib ni Zach at natigilan. Kumunot ang noon niya. Sakit sa puso? At dito na nga mag-uumpisa ang pagbabago ng buhay ni Zach. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Alamin natin. Jacob, sigurado ka ba talaga dito? Nag-aalangan nga na tanong ng 7 taong gulang na si Jake sa kakambal na si Jacob. Oo, sigurado ako. Ayaw mo bang makita ang ama natin? Nag-aalangan nga na sumagot si Jake. Pero paano kung bumalik na si mama sa bahay at hanapin niya tayo, magagalit siya kapag wala tayo dun? Inakbayan nga ni Jacob ang kakambal. Huwag kang mag-alala. Narinig ko kanina marami raw labahin si mama kaya hindi siya agad umuwi sa bahay ngayon. Alam mo, may narinig akong chismis dun sa mga Marites na taga sa atin. Ang mga sapantahan nila, baka raw mayaman ang ating ama kasi mukha raw tayong mga lahing banyaga eh. Kung mahanap natin ang ating ama, edi makakahingi tayo ng pera sa kanya para hindi na ni mama kailangan pa kumayod palagi para makapagpahinga naman si mama. Tumango naman si Jake. Pero paano naman natin mahahanap ang ating ama? Hindi nga natin alam kung saan siya nakatira o kung ano man lang ang kanyang apelyido eh. Mabilis lang yan. Alam mo kasi ang kahinaan ng mga tao, cute na mga bata. Nagkataon naman na cute tayo, kaya tayo ang kahinaan nila. Magtatanong lang naman tayo sa kanila sabay, pa-cute ng ganito oh. Saad nga ni Jake tsaka nagpa-cute nga talaga. Sabay sabing, tutulungan nila tayo. Tulad nito, huminto pa nga sa harapan ng kakambal. Pagdikitin mo palad mo tulad nito, tas sabihin mo, mabait na Ali, may kilala po ba kayong Zachary? Tapos pagtatanungin nila kung sino ba yung Zachary na yan, isasagot natin, siya po ang ama namin, tapos syempre sasabihin nila, ano bang apelyido ninyo? Ang isasagot naman natin, hindi po namin alam eh kung anong apelyido ng aming ama, tapos bahala na tayo, napaawa effect, gets mo ba? Tumango-tango na nga lamang ulit si Jake. Sige na nga, Jacob. Mabuti naman kung ganun, ano tara na, ituloy na natin ang paghahanap sa ating ama. Tulad nga ng kanilang usapan, hinanap nga ng kambal ang kanilang ama. Natanging pangalan at itsura na nga lamang ang kanilang alam. Marami nga silang pinagtanungan at ginagawa nila kung ano ang sinabi ni Jacob. Mataas ang sinag ng araw ngunit hindi yon alintana ng dalawang bata. Pursigido nga sila na mahanap ang ama nila. At ganun na lamang ang takot na naramdaman ni Jacob nang bigla na lamang bumagsak si Jake dahil nawalan nga ito ng malay. Jake! Jake! Gumising ka na, Jake! Sigaw nga nito gamit ang cute na boses. Palakas ng palakas nga ang iyak ni Jacob nang hindi nagising si Jake kahit anong gawing yugyod niya.
Nagkukumahog nga ang mga tao na lumapit sa dalawang bata para tulungan sila. Mabuti na lamang at sa tapat ng isang malaking ospital na wala ng malay si Jake, kaya mabilis nila itong naitakbo. Nang malaman nga ni Crystal ang nangyari sa kanyang mga anak mula sa isang nagmamalasakit na ginang na pumunta sa kanya dahil doon daw ang itinuturing na adres ng isa sa mga anak niya, mabilis na iniwan nga ni Crystal ang mga labahin niya at nagtungo na nga sa ospital kung nasaan ang mga anak. Jacob, anong nangyari sa kakambal mo? Puno ng pag-aalala. Natanong nga ni Crystal sa anak na noon ay tumatangis. Mama! Yumakap nga sa kanya ng mahigpit si Jacob. Nawalan po ng malay si Jake kanina. Nalayo po siya sa akin ng mga doktor. Ang sabi po nila, hindi ko pwedeng sumama sa kanya sa loob at maghintay lang po ko rito eh. Kaso natatakot po ako, Mama. Umuklo nga si Crystal at inabot nga ang mukha ng anak. Ano bang nangyari? Bakit siya nawalan ng malay? Hinanap po namin ng aming ama tapos bigla na lang po siyang nahimatay eh. Ano? Takang tanong pa nga ni Crystal. Mas lalong dumami ang luha ni Jacob. Patawarin niyo po kami, Mama, kung umalis po kami sa bahay nang walang paalam. Patawarin niyo po ako kung dahil sa katigasan ng ulo ko, nalagay po sa kapahamakan ng buhay ni Jake. Gusto ni Crystal na magalit sa kanyang mga anak dahil sa pagiging suwal nila. Ilang beses na nga nilang ginagawa ito. Ilang beses na nga silang tumakas para hanapin ang kanilang ina. Ngunit batid naman niya na may kasalanan din siya sa nangyari at ayaw nga niya rin na mas lalong takutin pa ang mga anak dahil nangungulila lang naman ang mga ito sa isang ama. Wala kang kasalanan sa nangyari, okay? Magiging maayos din ang kakambal mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Bago niya ito niyakap ng mahigpit at doon hinayaan na bumagsak ang kanyang luha. Humahangos na dumating din ang kanyang matalik na kaibigan na si Lily dahil narinig daw nito ang nangyari sa kanyang mga anak. Kumusta si Jake? Maayos lang ba siya? Nag-aalalang tanong nga ng kaibigan ni Crystal. Hindi pa namin alam eh. Nasa loob pa ang mga doktor kasama siya. Sagot nga ni Crystal. Ikaw Jacob, maayos ka lang ba? Nasinagot lamang ni Jacob ng tipid na tango. Natakot siya sa nangyari sa kakambal niya. Sad nga ni Crystal. At bumuntong hininga. Binuhat niya na nga rin si Jacob na yumakap nga sa kanya ng mahigpit. Hinagod niya ang likod nito para kumalma na nga ang bata. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala itong kasalanan at magiging maayos din ang kakambal nito. Hinintay nila na lumabas ang doktor mula sa ER na di nagtagal ay lumabas din. May sakit po sa puso ang inyong anak, ma'am. Wika nga ng doktor, kaya nanlumo nga si Crystal at bumagsak ang mga luha. Batay sa mga tests na aming ginawa, natukoy namin na may maliit na butas sa puso ng inyong anak. Ito ang dahilan kung bakit higit na mas mahina ang kanyang katawan kaysa sa kakambal niya. At ito rin ang dahilan kung bakit siya nawala ng malay kanina. Fortunately, maliit lang ang butas kaya hindi kailangan magkaroon ng open heart surgery. Kailangan lang po na i-monitor ng mabuti ang kanyang kalagayan para tignan kung magsasara ba ng natural ang butas sa puso niya. Kailangan din po na masimulan na po ang medication upang ma-manage ang kanyang mga sintomas at siguraduhin maayos ang kalusugan ng puso niya while we observe his progress. Hindi alam ni Crystal kung paano niya ipoproseso ang mga narinig. Hindi niya mapigilan na hindi sisihin ang sarili dahil pakaramdam niya naging pabaya siyang ina at hindi man lang naagapan agad ang sakit ni Jake dahil sa kakulangan sa pera. Dinaluhan nga siya ni Lily na tulad niya ay umiiyak na nga rin at niyakap siya ng mahigpit. Sa isip ni Crystal ay huwag naman sanang mas lalong lumala ang sakit ni Jake. Hindi niya makakaya kung may masama ulit na mangyari dito. Mama, malubha po bang sakit po ni Jake? Natatakot na tanong nga ni Jacob. Nandito na nga sila ngayon sa loob ng isang pribadong silid kung saan pansamantalang mananalagi nga si Jake. Wala pang malay si Jake, ngunit ayon sa doktor ay natutulog na nga lamang ito at bumabawi ng lakas. Hindi anak, maagapan pa ang lagay niya, okay, gagaling siya. Sagot nga ni Crystal dahil ayaw naman niyang mas lalong matakot at magalala si Jacob. Baka pati ito ay magkasakit na rin, hindi niya makakaya pag ganun. Kailangan po ba natin ng malaking pera para gumaling siya? Tanong pa nga nito.
Maliit nga niya itong nginitian. Anak, si mama nang bahala doon, huwag mo nang problemahin yun. Sa itsura po ng ospital na ito, parang kakailanganin po natin dito ng malaking pere. Wala po tayong sapat na pera para roon. At gusto ko po na gumaling si Jake. Bakit hindi na lang po natin hanapin ang aming ama para po makahingi tayo ng tulong sa kanya? Hindi natin kailangan ng tulong niya. Ako nang bahala sa lahat ng mga gastusin. May diin pa nga na sa Ad de Cristal. Napabuntong hininga si Lily na nakikinig sa usapan ng mga mag-ina at si Jacob ay napatango. Ilang oras ang lumipas ay nagising na nga si Jake at nakapaglaro na nga sa kakambal. Para namang natanggal ang tinik sa lalamunan niya dahil nagising na nga sa wakas ang kapatid niya. Ilang sandali pa nga ay may pumasok na nga na doktor sa silid para tignan ang lagay ni Jake, na ngayon ay nakaupo na nga sa kama at masaya pa rin na nakikipaglaro sa kakambal. Nakita ni Crystal kung paano nanlaki ang mga mata ng gwapong doktor nung sandaling sabay na lumingon nga ang kambal dito para bang nakakita ito ng doktor. Dok, nagtataka nga na tawag ni Crystal sa doktor na pabaling nga sa kanya. Oh, ikaw ba ang kanilang ina? Opo, ako nga po. Titignan ko lang ang lagay ng pasyente. Sino ba sa kanilang pasyente? Tinaas nga ni Jake ang isang kamay. Ako po, doktor! Sad pa nga nito. Ilang beses na sinabi nga sa kanya ni Lily na hanapin na nga nila ang ama ng kambal para makahingi ng tulong. Pero, nag-iisip lang ng malalim si Crystal. Kung kailangan niyang magtrabaho araw-araw, walang pahinga, gagawin niya. Natatakot kasi siya na baka kapag nalaman ng ama ng kambal ang tungkol sa kanilang anak ay ilayo nga nila ito sa kanya. Mayaman at maimpluwensyang tao ang ama ng mga anak niya. Kahit ano man ang gustuhin ay magagawa ng ama ng mga ito. Kung gugustuhin ito na ilayo sa kanyang mga bata at agawin, gagawin nila. Mabilis lamang ito na magagawa at wala nga siyang kahit anong magiging laban. Higit sa lahat ay may malaking galit nga sa kanyang ama ng kambal dahil sa nangyari sa nakaraan ng ayaw ni Crystal madamay ang kambal sa galit nito. Sa isip-isip niya, kaya pa naman ang katawan niya ang magtrabaho ng walang pahinga. Kasalukuyang naglalakad nga si Crystal sa lobby ng ospital. Bit-bit ang plastic bag na may lamang pansit na binili niya para sa kanyang mga anak. Hiniling kasi sa kanya ng dalawa kanina na gusto nilang kumain ng pansit. Natigil si Crystal sa paglalakad nang mapatingin nga siya sa reception area at nakitang isang doktor na kausap ang isang nurse. Kumalabog ng malakas ang dibdib niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang doktor na nakikita ng dalawang mata niya ngayon ay walang iba kundi ang lalaki sa bar. Mahigit siyam na taon na nga ang nakaraan. Yun ay ang ama ng mga anak niya. Kung ganun ay isi itong doktor dito, nang akmang lilingon na nga ito paharap sa kanya, kaya agad na tumalikod si Crystal ay umuko para hindi siya nito makita. Nagkukumuhog na naglakad nga siya papasok sa elevator. At pinindot yon tungo sa floor kung nasaan ang pribadong silid ni Jake. Ngunit bago pa man tuluyang sumara ang pinto ng elevator, ay pinigilan nito ng isang doktor nang umiti sa kanya at may mga kasama pa nga ito. Unang pumasok sa loob ang doktor na pumigil sa pinto at sumunod naman ang iba. Apat silang lahat. Puro nakasuot nga ng lab coat. Ngunit isa lang ang pinaka-umagaw ng atensyon ng babae, ang naging dahilan ng sobrang bilis na pagtibok ng puso niya. Dahil sa apat na yon ay kabilang ang ama ng kanyang mga anak. Mabuti na lamang at hindi siya nito nakita dahil nakatago nga siya sa likuran ng unang doktor na pumasok sa loob. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at halos hindi na nga siya makahinga habang umaandar ang elevator. Panay ang pag-uusap ng mga doktor at sa tuwing sumasagot ang ama ng mga anak niya ay mas lalo lamang na kinakabahan si Crystal. Nasa unahan nga ito at mabuti na lamang hindi lumingon sa lalaki. Ikaw, Doc Mercadejas, anong plano mo ngayong weekend? Sa ngayon wala pa eh. Siguro dito lang ako sa ospital. Sagot nga nito gamit ang malamig na boses. Bro, your weekend is gonna be boring as hell. Have fun with us. Nagtaka pa riyan kay Doc Zachary. Trabaho lang ang nasa isip niya ni. He doesn't have time to date or have fun. Sabi pa nga nung isa't natawa.
Daig pa ni Doc ang may kambal na anak sa sobrang pagiging workaholic. Biro pa nga ng isang doktor na halos magpaubo kay Crystal. Nakahinga naman ang maluwag si Crystal noong huminto ang elevator at lumabas na nga si Doc Zachary. Iniwan nga ang mga kasama na nag-usap pa kung gaano kaseryosong tao si Zach. Namumutla nga nung tumating si Crystal sa pribadong room kung saan naabutan nga niya na natutulog pa nga ang dalawa habang nagbabalat ng mansanas ang kaibigan na si Lily. "O Crystal, bakit parang namumutla ka?" Gulat na tanong nga ni Lily sa kanya. "Nakita ko siya." Garalgal nga ang boses na saad ni Crystal. Nilapitan nga siya ng kaibigan at pinaupo nga siya sa couch. Naupo rin ito sa kanyang tabi at nag-alala na nagtanong, "Sinong nakita mo?" "Ang ama ng mga bata. Doktor siya dito." Balita nga sa kanya ni Crystal. "Talaga? E di mabuti. Para matulungan ka na niya sa pagpapagamot kay Jake at sa mga gastusin para hindi ka na mahirapan." Napailing lamang ang babae. "Paano kung kunin niya sa akin ang mga anak ko? At paano kung hindi niya sila matanggap dahil may galit siya sa akin?" "Huwag kang mag-isip ng kung ano-anong negatibo, Crystal. Kailangan ng mga anak mo ang ama nila, lalong-lalo na si Jake. Ngayon siya nila higit na kailangan." Hindi alam ng dalawa na nakikinig lamang ang isa sa mga kambal na si Jacob sa usapan nila. Nagkukunwari lang itong natutulog. Kaya nung kailangan na ngang umalis ni Crystal para magtrabaho at si Lily naman ay iniwan sila saglit para kunin ang mga lessons dito sa paaralan kung saan ito nag-aaral, ay isinagawa nga ng batang si Jacob ang plano sa kanyang isipan. "Jake, pangako ko sa'yo. Hahanapin ko ang ating ama para sa'yo. Kung kailangan ko magmakaawa para tulungan niya tayo, gagawin ko yon para sa'yo." Pangako nga ni Jacob sa kakambal na si Jake na nakaupo sa kama at inosenteng nakatitig sa kanya. "Pero paano kung ikaw naman ang mapahamak? Higit na malulungkot si mama niyan eh. Hindi ako mapapahamak." Matapang na sagot naman ni Jacob. "Narinig ko na sa ospital daw na ito nagtatrabaho ang ating ama. Isa raw siyang doktor dito kaya mabilis ko lang siyang mahanap." "Talaga, Jacob? Doktor ang ating ama?" "Oo, kaya hahanapin ko siya. Hahanapin ko siya para sa'yo." "Salamat, Jacob ba?" Ngumiti nga si Jake. "Pero paano kung dumating si Ninang Prim? Hindi ba ang sabi niya sa atin huwag tayong lalabas ng silid na to?" "Huwag kang mag-alala. Babalik ako bago pa man siya dumating. Sisiguraduhin ko na mahanap ko na ang ating ama bago pa bumalik si Ninang. Mag-ingat ka, Jacob ba?" Sa kabilang banda, nakasunod nga ang isang lalaking doktor. Sa isang binatang doktor na si Zachary, na noon ay seryosong binabasang nasa record book na hawak niya. "Man, nakita mo na ba ang kambal na pasyente dito?" Tanong nga ng doktor na ang pangalan ay Real kay Zachary. Napakunot noo nga si Zach. "Sino?" "Yung kambal na batang lalaki. Usap-usapan sila ngayon sa ward." Saad pa nga ng kaibigan ni Zach. Sandaling nag-angat nga ng tingin si Zachary sa kaibigan. "Anong tungkol sa kanila?" "Alam mo bang, kamukhang-kamukha mo raw kasi ang dalawang bata. Para kayong pinagbiyak na tatlo na bunga. Tapos, nung una, hindi rin ako naniwala sa mga sinasabi nila eh, pero nang makita ko mismo ng dalawang mata ko ang itsura nila, inisip ko talagang mga anak mo sila, bro. Kung hindi ko lang alam na single ka, iisipin ko talagang anak mo nga ang kambal na yon." Napailing na nga lamang si Zach. Sa walang kabuluhang sinasabi ng kaibigan, "Normal lang na magkaroon tayo ng kamukha kahit hindi natin sila kadugo. Doktor ka, dapat alam mo yan." "Sa bagay, pero hindi ka ba interesado na makita man lang ang kambal?" "Hindi, may pasyente pa ako tsaka busy ako." Napabuntong hininga na nga lamang si Real at pinagmasdan na mo maunang maglakad ang kaibigan. Minsan napapaisip nga si Real kung paano niya nga ba't talaga naging kaibigan ng may-ari ng ospital kung saan siya nagtatrabaho na isang doktor din. Napakaseryoso kasi ni Zachary sa buhay. Hanggang sa mangyayari palang magpapabago sa buhay ng seryosong doktor na ito. Nang biglang, "Mag-uusap po tayo!" Napahinto si Zachary sa paglalakad at nag-angat ng tingin mula sa binabasa nga niya. Nang may batang lalaki na biglang huminto sa harapan niya,
matapang na nakatingin sa kanya ang bughaw nitong mga mata. Nagtagpo naman ang kilay ni Zack. Anong maitutulong ko sa'yo? Ikaw! Matapang nga nasagot ng bata sabay turo pa nga sa dibdib ni Zack. Ikaw ang kailangan namin ng kambal ko! Kailangan namin ng ama! Maging si Rayal na nasa likuran nga ni Zack na tigilan sa matapang na naging sagot ng bata. Anong sinasabi mo? Kailangan ko pa po bang ulitin? Tumayo ng tuwid si Zack at sinabing baka nagkakamali lang ito. At yun na nga at sinabi nga ng bata na wala siyang anak dahil hindi naman daw sila hinanap nito. Sinabi na nga nito na may sakit ang kanyang kapatid at may butas nga ang kanyang puso kaya kailangan nga nila ng tulong. Kumalabog nga nang malakas ang dibdib ni Zack. Sakit sa puso? Opo, ayon sa doktor ng kakambal ko, may maliit daw po na butas ang puso niya kaya labis-labis na nalulungkot ang aking ina dahil sa nangyari sa kakambal ko. Kaya nandito ako para singilin ka sa lahat ng pagkukulang mo sa akin noon. Hindi man aminin ni Zachary ngunit unang kita pa lamang niya. Sa batang ito naramdaman na nga niya na agad ang lukso ng dugo at nang marinig nga niyang tungkol sa kondisyon ng kakambal nito ay higit na lumakas ang kutob niya. Na baka anak nga niya talaga ang kambal. Dahil tulad ng kakambal nito ay may sakit din siya sa puso noon. Dalhin mo ko kung nasan ang kambal mo. Sumunod ka sa akin. Sabi nga ng bata na hindi niya alam ang pangalan o kung ano ba talaga ang koneksyon sa buhay niya ngunit sinundan nga niya. Nagtataka rin na sumunod sa kanila si Rial at habang naglalakad sila ay nakatitig nga si Zachary sa batang lalaki. Malaki nga ang pagkakahawid nito sa kanya. Sa tangos ng ilong, pula ng manipis na labi, hugis ng mukha kapal ng kilay, hugis ng mata at naging kulay ng mata na bughaw. Kahit sa pagsasalita, namana nga nito sa kanya. Nang makapasok nga sila sa silid, nakikita nga nila ang dalawang babae na nagpapanik at naiiyak na nga habang ang isang bata na kamukha ng kasama nilang bata ngayon ay nakaupo sa kama. Mama! Chico banak! Agad na nilapitan nga ng babae na hindi makakalimutan ni Zack ang batang lalaki at kinulong nga ang mukha ng bata sa palad nito. San ka nang galing anak ha? Kanina pa kita hinahanap. Mag-aalala na kami sa'yo. Diyos ko naman Jacob, hindi ba ang sabi ko sa inyo? Manatili lang kayo dito dahil babalik din naman ako kaagad. Bakit ba hindi ka nakikinig sa akin? Saad pa nga ni Lily. Hindi nagawa ni Zack na makagalaw sa kinatatayuan habang nakatitig nga siya sa mag-ina. Ang babae ang ina ng mga bata ay ang babae noon sa club mahigit 9 taon na nga ang nakaraan. Hinding-hindi niya makakalimutan ang itsura ng babae dahil ito ang umakit sa kanya noong lasing nga siya at nasa ilalim ng isang gamot na naging dahilan kung bakit naghiwalay nga sila ng kanyang dapat na mapapangasawa. Kung ganun, nagbunga pa lang nangyari sa kanilang dalawa nang gabing yon. Noong ibinigay nga nito ang pagkababae sa kanya ay may nabuo nga at yon ay ang kambal na batang lalaki na kamukhang kamukha niya. Mama, Jake! May kasama po kayo? Nagangat nga ng tingin sa kanya ang babae na lumuluha pa rin. Natigilan ito at nakatitig nga sa mga mata niya. Anong ginagawa mo dito? Maya-maya pagulat na tanong nga ng babae kay Zack. Papa! Ang masaya at naluluha naman na tawag sa kanya ng bata na nakaupo sa kama. Anak mo sila, Zachary? Gulat na gulat din na tanong sa kanya ni Rial na nasa kanyang likuran. Papa, Jacob! Ang papa na ba yan? Nahanap mo na siya? Oo siya nga, sagot naman ni Jacob sa kakambal. Napawawa na nga lamang si Jake. Madilim ang mukha na tinignan nga niya ang ina ng kambal. Mag-uusap tayo. Mariin niyang sinabi. Jacob, lumapit ka dito. Tawag naman ang isa pang babae kay Jacob na mabilis namang lumapit. Mama, saan po kayo pupunta ni papa? Tanong nga ni Jacob sa ina nang sumunod nga ito sa kanya. May pag-uusapan lang kami ng doktor. Sagot nga nito sa anak. Nalampasan ni Zachary si Rial na hindi nakagalaw sa kinatatayuan dahil sa gulat. Ramdam niya naman na nakasunod nga sa kanya ang babae. Hindi alam ni Zachary kung ano nga bang nararamdaman niya ngayon. Halo-halo na nga yun. Nakakaramdam nga siya ng galit saka lungkot. Hindi niya na nga alam. Hindi niya maipaliwanag. Huminto nga siya kung saan walang gaanong tao na dumaraan at hinarap nga niya ang babae na nakayuko.
Mga anak ko ba sila? Diretso nga niyang tanong dito. Umiling-iling ito. Hindi mo sila anak. Hindi. Nagsisinungaling ka na naman ba sa akin? Puno nga ng luha ang mga mata na sinalubong nito ang kanyang tingin. Hindi ako nagsisinungaling. Mga anak ko sila sa ibang lalaki. Gusto nga ni Zach na magalit at sigawan ng babae dahil talagang nagawa pa nitong sabihin sa kanya yon. Obviously, kamukhang-kamukha ko ang mga bata. And they are calling me Papa. Pinakilala mo ako sa kanila, na kanilang ama, pero hindi mo sila ipakikilala sa akin ng mga anak ko? Hindi mo nga sila anak. Anak ko sila sa ibang lalaki. Isang beses lang na may nangyari sa atin noon. At sa isang beses na yon, posible na may nabuo pa rin. Malakas nga niyang saad, kaya napaigtad ang babae. You were virgin when you gave yourself to me 9 years ago. Ilang taon na ang mga bata ngayon? 8? Tandang-tanda pa yun ni Zachary kahit ilang taon na nga ang nagdaan dahil it was a special night. He was only 22 back then pero alam na nga niya ang kanyang ginagawa. Mga anak ko sila. Nagtagis lalo ang bagang niya. I am asking you once again, anak ko ba ang kambal na yon? Sabihin mo sa akin ng totoo kung ayaw mong sapilitan kong alamin kung anak ko ba talaga ang mga bata. My heart says, they're mine, so tell me honestly, anak ko ba sila? Tuluyang bumagsak ang luha nito, para yung walang humpay, nabuhos ng ulan. Mabagal nga itong tumango. Oo, anak mo sila. At tinago mo lang sila sa akin? Matapos mong guluhin ang buhay ko? Kaya ako sila tinago sa'yo, dahil ayoko na mas lalong magulo ang buhay mo. Nagsisisi ako sa ginawa kong yun. Iba ka rin talagang babae ka eh. Matapos magkanda leche-leche ang buhay ko dahil sa kagagawan mo, sasabihin mo sa akin yan. Marahas na hinawakan nga niyang kamay nito. Ano ba talagang gusto mong mangyari ha? Bakit mo to ginagawa? Sa sobrang galit ay hindi na nga namalaya ni Zach na sobrang higpit na pala ng hawak niya sa pulso nito. Mas lalong dumami ang luha sa mga mata nito at takot na tumingala sa kanya. Parang awa mo na. Huwag mong kunin sa akin ang mga anak ko. Nakahanda akong gawin lahat. Nakahanda akong magpaliwanag sa fiancé mo. Huwag mo lang silang ilayo sa akin. Dapat ginawa mo yan una pa lang. Pero wala na yung silbi ngayon. Kasal na siya sa kuya ko. Sigaw nga ni Zach. Bakit po umiiyak ang mama ko? Biglang sumulpot nga si Jacob mula sa kung saan at tumabi sa ina. Masama nga ang tingin nito sa kanya. Sinaktan niyo po ba siya, doktor? Bumaba nga ang tingin ni Zach sa kamay niya na mahigpit nga ang hawak sa pulso ng babae at doon nga niya napagtanto na malakas ang pagkakahawak niya doon. Dahan-dahan na ngang niluwagan niya ito hanggang sa tuluyan na nga niya itong bitawan. Nanghihina ang tuhod na lumuhod nga si Zach sa harapan ng anak na matapang pa rin na nakatitig sa kanya. Hindi, hindi ko siya sinasaktan. Sa nagbabanta na tingin ay sumagot si Jacob. Wag na wag mong sasaktan ng aming ina. Kahit ikaw pa ang aming ama na matagal na naming hinanap, hindi ako makakapayag na saktan mo siya. Wala ka pong karapatan na gawin yun sa kanya. Parang sirang radyo nga na paulit-ulit na naririnig nga ni Zach ang katagang binitawan nga ni Jacob at kahit pa hanggang sa naging kalmado na nga siya at nakabalik na nga sila sa loob ng silid kung nasaan si Jake, hindi maalis ni Zach ang tingin sa namumulang pulso ni Crystal, ang ina ng kanyang mga anak, dahil sa kagagawa niya. Kayo po ba talaga ang ama namin? Ang tanong sa kanya nga ni Jake. Nakatingala ito sa kanya at nanunubig nga ang mga mata. Sa tabi nito ay si Jacob na inaalo naman ang kapatid. Ako nga. Sagot nga ng lalaki. Ang saya sa kanyang puso na ngayon niya lang naramdaman ay mas lalong sumaya nung sandaling yumakap sa kanya ang dalawang bata. Niminsan hindi sumagi sa isipan ni Zach na darating ang araw at makakaramdam nga siya ng ganito. Mula nang maghiwalay nga sila ng dating fiancé na si Shanna 9 na taon na ngang nakaraan. Dahil inisip nga nito na niloloko nga niya ito dahil nga sa nahuli siya nitong kasamang ina ng mga anak niya sa loob ng isang red room sa isang club kung saan nga siya nito inakit noon nung lasing na lasing siya. Pero yon ang pag-aakalang ginawa ni Crystal sa kanya. Pero nasa ilalim lang ito ng isang gamot. Kalauna nagpakasal nga din ang ex-fiancé niya sa nakatatanda nga niyang kapatid na si Trevor. Hindi na nga sumagi pa sa isip ni Zach ang magkaroon ng anak. Kung noon ay pinangarap nga niya ang isang masaya at kumpletong pamilya, matapos mangyari,
hindi na nga ulit sumagi sa isipan niya yun. Pero ganito pala ang pakaramdam ng maging isang ama. Ganito pala yun kasaya. Kahit hindi pa nga siya sigurado kung anak nga ba talaga niya, ang kambal ay masayang-masaya nga ang puso ni Zack habang nasa mga bisig niya ang dalawa. Mga anak mo nga talaga ang mga batang yun. Tanong nga ni Rial kay Zachary. Yes, inamin na niya sa akin, finally. Pero magpapa-DNA pa rin ako para sigurado. Sagot nga niya. Kanina lang, nagbigay na nga siya ng sample para sa DNA test. At hinihintay na nga niya ang resulta para masigurado kung anak niya nga ba talaga ang kambal. Kahit sinasabi ng puso niya na anak nga niyang mga ito. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa niyang itago sa'yo ang tungkol sa kanila sa loob ng 9 na taon. Saad nga ni Rial at napailing-iling na nga lamang. Alam ko na dapat magalit ako sa kanya dahil sa ginawa niya, but dude, I couldn't help but feel proud. Isa siyang mabuting ina na palaki niya ng maayos ang mga anak ko. Ang isa ay matapang ngunit alam kung saan ilulugar ang pagiging matapang. Pinoprotektahan niya ang kanyang ina like a grown man. Ang isa naman mabait at sweet. Hindi ba? Nakaka-proud? At hindi man ni Zack sabihin ng totoo, yun din ang nararamdaman niya. Kahit na dapat nga siyang magalit, nakakaramdam din siya ng paghanga para sa ina ng kanyang mga anak dahil nagawa nito na palakihin ang kanilang mga anak ng maayos. Mama, ano po yung binili niyo? Masayang tanungan ni Jacob nung makita nga siya na pumasok sa loob ng silid. Nasa tabi nga ito ng ama. Nakakandong nga kay Zack. Ngumiti si Crystal. Binili ko ang paborito niyong isaw. Nagliwanag palalo ang mukha ng kambal. Talaga po? Tumayo nga si Jacob at tumakbo palapit nga sa harapan niya. Maging si JK dali-dali na nga bumaba para makalapit nga. Wow, Mama! Ang sarap po niyan! Salamat po, Mama! Saka parehong hinalikan ng dalawa ang pisngi ng ina. Pareho na napatitig nga si Rial na noon ay naglalaro lang sa cellphone. Si Lily naman may binabasang textbook nang tumayo si Zack at lumapit nga sa tatlo. Binili ko yan sa inyo kasi good boy kayo ngayon. Pero minsan lang dapat kumain ng ganyan ha. Saad nga ni Crystal sa mga anak at mabilis na sumulyap kay Zack na nasa harapan nga nila. Hindi ba marumi yan? Tanong nga ni Zack. Tiningala naman ito ng kambal. Hindi po, Papa. Malinis po ang food na to. Ito po kasi yung madalas naming kainin eh. Paborito po namin to ni Jake. Bumibili naman po si Mama dun po sa malinis eh. Sabi nga ni Jacob sa ama, tumango naman si Jake. Kahapon lamang nalaman nga ni Zack na isa na pala siyang ama. Kaya hindi niya pa alam kung paano ang maging isang mabuting ama, lalo na kung ang mga anak niya ay ganito ka-matured mag-isip at magsalita. Tinignan niya ng mabuti ang dala ni Crystal para sa mga anak nila at napabuntong hininga na nga lamang. May dala naman siyang mga mamahaling chocolates at cookies para sa kambal kanina pero tila hindi naman sila nasihan doon. Mas masaya pa sila sa banana cue na para kay Zachary madumi at hindi dapat kainin ng mga anak niya. Huminga ng malalim na si Zachary. O-order ako ng masarap na pagkain para sa inyo. Hindi dapat ganyan ang kinakain nyo. Ano pong pagkain? Kumikinang ang mga mata na tanungan ni Jacob. Kahit anong gusto nyo, ano ba ang gusto nyong kainin? Pwede po bang chicken? Si Jake nga ang sumagot na agad namang sinang-ayuna ni Jacob. Oo naman, nakangiti na sagot naman niya, kaya mas lalong kuminang ang mata ng dalawa. Talaga po, hindi na po tuyo ang ulam namin mamaya? Nakita nga ni Crystal kung paano nagtagpo ang kilay ni Zack dahil sa sinabi ng anak. Tuyo? Opo, Papa. Paborito rin po namin yun ni JK. Pero higit na mas paborito po namin ang chicken. Magkasalubong pa rin ang kilay na binalingan nga ni Zack nang tingin si Crystal na para bang nagtatanong kung bakit ganun lang ang pinapakain niya sa mga anak nila. Binalik din naman agad ni Zack ang tingin sa mga anak at nagtanong. Gaano niyo kadalas inuulam ang tuyo? Madalas po. Pero pag marami pong labada si Mama, nakakaulam naman po kami ng masarap o kaya chicken. Sagot nga ni Jacob. Gustuhin man ni Crystal na pigilan ng mga anak sa pagkukwento sa ama tungkol sa buhay nila dahil baka isipin ni Zack, hindi na nga niya napapakain ng maayos ang kanilang mga anak
at bigla itong magdesisyon na kunin sa kanya ang kanilang mga anak. Magmula ngayon, hindi na ulit kayo mag-uulam palagi ng ganon. Sad nga ni Zachary sa dalawa sabay sumulyap kay Crystal. Nahihiya naman na nagbaba ng tingin sa Crystal. Nahihiya siya dahil hindi niya man lang napapakain ng masasarap ang mga anak niya. Habang may kirot na nararamdaman si Zach sa kanyang dibdib dahil hindi niya lubos maisip kung ano ang klase ng buhay na meron ang mag-iina niya noon. Talaga po, Papa? Lagi na pong masarap ang ulam namin at hindi na po kailangan mangutang ni Mama ng sardinas at saka po tuyo? Masayang tanong pa nga ng matalinong si Jake. Umuklo palapit sa kanila si Zachary at inabot nga niya ang ulo ng dalawa. Oo naman, magmula ngayon ay puro masasarap na lamang at healthy ang pagkain na kakainin niyo. Yay! Nagbunyi naman ang kambal. Habang nakatingin sa masayang ngiti nila ay mas lalo ngang nakaramdam si Zachary ng kirot sa kanyang dibdib. Ngayong nandito na nga siya, ngayong kasama na nga siya ng mga anak niya, ay gagawin niya ang lahat para mabigay nga niya ang buhay na dapat parehong maranasan ng kambal. Maayos na buhay na anumang bagay o pagkain ang gustuhin nila, makukuha nga nila. Sa ngayon ay wala pang ideya si Zachary kung paano ang magiging isang mabuting ama. Ngunit pinapangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para maging isang mabuting ama sa kanilang dalawa. Kahit anong gustuhin at hilingin nila, ibibigay niya basta tama. Kahit gustuhin pa ng kambal na magkaroon ng bahagi ng buwan, ibibigay niya. He would buy a piece of the moon for them. Ganun nga niya gustong bumawi sa kanila. Chicken lang ba ang gusto niyong kainin ngayon? Gusto niyo rin ba ng pizza at burger? Tanong nga ni Zach sa kanyang mga anak. Opo, Papa. Gusto rin po namin yun ni Jake. Pareho po naming paborito yun eh. Habang nakatitig nga si Crystal sa reaksyon ng mga anak niya, hindi niya rin mapigilan ang pagsupil ng ngiti sa kanyang labi. Kahit naninikip ang kanyang dibdib dahil pakaramdam niya, hindi siya naging mabuting ina dahil hindi niya man lang maibigay ang gusto ng mga kambal. Masaya siya dahil nakakakain na nga ang mga ito ng gusto nila dahil narito na nga ang ama nila. Tiningala nga ni Zach ang ina ng kanyang mga cute na anak na noon ay may mumunting ngiti sa labi habang nakatitig nga sa kanilang mga anak na nagbubunyi pa nga. Hindi napigilan ni Zach na hindi mapatitig sa ngiti nito. It was so genuine. It was a kind of smile that would melt anyone's heart, including his. Nang maramdaman nga ni Crystal ang titig niya at inilipat nga nito ang tingin sa kanya, ay mabilis nga na iniwas ni Zach ang kanyang tingin. Tumikim nga siya bago tumayo ng tuwid at nagtanong dito, "Ikaw, anong gusto mong kainin?" "Ha?" Tila nabigla pa nga ito sa naging tanong niya. "Kahit hindi na ako ang mga bata na lang, hindi naman ako gaanong nagugutom eh. Sa akin na lang itong isaw at saka paanong manok." "Mama, ayaw niyo po ba ng chicken? Hindi po ba favorite niyo rin po yon?" Tanong nga ni Jacob sa ina kaya sandali na bumaling nga siya dito. Ngunit agad ding binalik ang tingin kay Crystal nung sumagot na nga ito. "Nako, sa inyo na lang yon ni Jake para mas maging healthy pa kayo lalo." Huminga ng malalim si Zach dahil hindi talaga sinabi ni Crystal kung ano ang gusto kahit kinulit na nga ito ng mga anak. Ang sabi nito ay okay na raw sa kanyang banana cue na dala. "Bakit?" Nautal nga na tanong sa kanya ni Crystal. Nung inilapag nga niya sa harap nito ang in-order niyang chicken para dito, "Kumain ka." Malamig nga na sa ad ni Zach. "Hindi na, busog pa naman ako eh. Ibigay mo na lang sa mga bata saka bahagya itong umiti sa lalaki. Marami akong order para sa kanila. Ito, para sa iyo talaga to." "Bakit?" Nagugulan tanong na ulit niya. "Ayokong isipin ng mga anak natin na pinapabayaan lang kitang magutom. Tiyak akong hindi sila matutuwa. Naisipin yon." Sagot na nga lamang ng lalaki at yun naman talaga ang totoong dahilan. Alam ni Zach kung gaano kamahal ng mga anak niya ang ina nila kaya ayaw nga nito na isipin nila na pinapabayaan nga siya. Mabagal na tumanguna nga lamang si Crystal at nahihiyang nagsalita. "Salamat." "Teka, gusto mo rin ba ng isaw?" Tinignan ni Zach nang mabuti ang hawak nito. Tatanggihan niya sana ngunit tila may kung anong nagtulak sa kanya na tanggapin ito nung iabot nga ni Crystal ang isa sa mga banana cue nito at saka isaw.
Huwag ka magalala, hindi yan marumi. Nakita ko mismo yung kung paano hinanda tsaka nililinis si Lena ng mabuti. Sabay ngumiti nga ito sa kanya. Oo nga po, Papa. Masarap po yung dala ni Mama. Tikman niyo po. Udyok pa nga ni Jake sa ama. At puno pa nga ng pagkain ng bibig nito, kaya para itong chipmunk ngayon. Sige na po, Papa. Tikman niyo na po. Nag-aalangan pa nung una si Zach. Ngunit dahil nakatitig lamang si Crystal at ang kanilang mga anak sa kanya, naghihintay sa susunod na gagawin niya, nilapit niya na nga sa bibig ang isaw at kumagat. Noon niya napatunayang masarap nga ang pagkain na yon at kahit pabago lang sa kanyang panlasa, nagustuhan niya. Si Rial at Lily na noon ay saksi sa nangyari ay nagkatinginan na nga lamang at hindi na nga nagawang makapag-react pa. Sa isipan nga ni Rial, ay nasa na ba ang dati niyang kaibigan? Bakit tila ibang tao ang nakikita niya ngayon? Dok, lumabas na po ang resulta ng DNA test. Imporma nga sa kanya ng nurse kay Zach na kumatok sa pinto ng opisina nito. Tumango si Zach at hinintay na makalapit ang nurse at inabot nga ang brown envelope. Si Rial na nasa kanyang harapan ay sobrang excited na malaman kung anong resulta. Buksan mo na! Udyok pa nga nito sa kanya. Ang totoo, kahit hindi na malaman pa ni Zach kung anong resulta, dahil kumbinsido naman na talaga siya na ito nga ang ama ng dalawa. Pero dahil mapilit nga si Rial, binuksan nga niya at binasang nakasaad. Hindi nga siya nagulat na 99.99% ang nakalagay doon. Anong resulta? Tanong pa nga ni Rial. 99.9%. Mga anak mo nga sila. Congrats dude, tatay ka na nga talaga. Walang halong duda sa iyo ang kambal na yon. Sabi ng abe. Oo nga't nung una pa lang, kumbinsido na nga siya na sa kanya ang kambal at nang mas mapatunayan pa nga nito sa DNA ta sa higit na mas sumaya, si Zach. Sino ang mag-aakala na isa na nga talaga siyang ama? Masaya ka ba bro? Tanong nga sa kanya ni Rial. Oo naman, may ngiti sa labi ng sagot niya. Masayang masaya ako sa naging resulta. Pero hindi ba malaki ang galit mo sa ina nila? Walang kinalaman ang anak ko sa galit ko sa kanilang ina. Isa pa tulad nga nung sinabi mo ay naging isa siyang mabuting ina sa mga anak namin. Kaya sa tingin ko, unti-unti na atang nawawala yon. Pero ang totoo hindi maintindihan ni Zach kung bakit parang ang bilis humupa ng galit. At parang ngayon paghanga na nga ang nararamdaman niya. Sa isip ni Zach, oo nga't may malaki nga siyang galit sa ina ng mga anak dahil sa kasalanang nagawa nito sa kanya noon. Dahilan para mauwi nga sa walang lahat ng pangarap niya at magkanda leche-leche nga ang buhay ngunit labas ang mga anak nila sa galit niya. Walang kinalaman ng mga bata, inosente sila sa kasalanang nagawa ng ina nila. Pero kahit na ganun, nalaman nga din ni Zach na hindi naman sinasadya ng babae at nilagyan lamang ng kung anong gamot ang iniinom niya noon. Nagtagpo ang kilay ni Zach nang makitang lihim na ngumingiti si Rial dahil sa sinabi niya. What? Seryosong tanong nga ni Zach. Wala lang. Naninibago lang ako na marinig sa iyo ang mga katagang anak namin. Sinong mag-aakala na may anak ka na pala? Buong akala nga namin eh balak mong maging isang matandang binata. Matinik ka pala. Nagkakambal ka pa kaagad. Sa paglipas ng mga araw at linggo, ay laging binibisita ni Zachary ang kanilang mga anak. Walang paltos ang pagbisita niya. Araw-araw pinaparamdam nga ni Zach sa mga anak ang pagmamahal at presensya niya na hindi nila naramdaman noon. Nasaan ang ina nila? Yun ang binungad na tanong nga ni Zach sa kaibigan ng ina ng mga anak niya. Si Lily na noong pagpasok niya sa loob ng silid ay ito ang naabutan nga niyang nagbabantay sa kambal. Imbes na ang ina nila. Nasa trabaho pa po, Dok. Halata nga, sa itsura nito na natatakot nga ito sa kanya. Nagtaka naman si Zach dahil alas 10 na nga ng gabi, nagtatrabaho pa rin ito. Anong trabaho? Labandera po, Dok. Marami po siyang tinatanggap na mga labada eh, para makabili sila ng gamot ni Jake kaya hanggang ngayon, hindi pa siya nakaka-uwi. Gusto niya kasi na sana matanggap ang perang sasahuri niya para makabili na nga siya ng gamot. Saad pa nga ni Lily. Mas lalong nagtataka si Zach. Bakit siyang nagtatrabaho? Wala ba siyang asawa na katuwang?
Ah, wala po, Dok. Hindi siya nagkaroon ng kahit na isang nobyo kusang palo niyang itinataguyod ang inyong mga anak. Ang buong akala ni Zack ay may katuwang sa buhay si Crystal, pero wala nga ito. Ito lamang ang bumubuhay sa kanilang mga anak sa loob ng 7 taon. Alam ko na ang tingin mo sa aking kaibigan ay isang masamang tao dahil sa nangyari sa inyo dati. Pero isa siyang mabuti at napaka mabait at mapagkandiling ina. Lukto-lukto nga siyang nagtatrabaho para mabigyan sila ng maayos na buhay. Sad nga, sa kanya ni Lily, hindi sumagot si Zachary at nilapitan nga ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog. Magkayakap ang dalawa sa kama na para bang ayaw maghiwalay. Malungkot naman na napabuntong hininga si Primily. Wala bang boyfriend ang mama niyo para tulungan siyang maghanap buhay para sa inyo? Tanong nga ni Zach sa mga anak na ngayon ay parehong nakaupo na nga sa magkabilang hita niya. Maaga pa lang kasi kanina ay umalis na naman si Crystal para magtrabaho. Hindi pa nagbubuk ang liwayway, umalis na nga kaagad ito kahit nakaunti lang ang pahinga. Tiningala nga siya ni Jacob at sandaling nag-isip. Mayroon pong manliligaw si Mama. Isa po siyang kilalang anluwagi sa aming lugar. Si Tito Alfred po, kaso ayaw po ni Mama sa kanya eh. Napakunot noo nga si Zach. Bakit ayaw sa kanya ng mama niyo? Hindi na siya mabait? Si Jake ang sumagot. Mabait po si Tito Alfred. Madalas po siyang magdala ng chicken sa amin ni Jacob. Pero ang sabi po ni Mama ay wag na raw po yun. Gagawin ni Tito Alfred kasi kaya naman daw po niya kaming pakainin at palakihin ng kakambal ko eh. Hindi alam ni Zach kung bakit para bang nasisayahan siya sa sinabi ng kanyang mga anak. Hindi niya alam kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Isang araw ay madaling araw nang natapos ang duty ni Zach at dumaan muna siya sa silid ng kanyang mga anak dahil yon ang promise niya sa dalawa kanina. Taraan nga siya sa kanila para mag-goodnight. Naabutan nga niya si Crystal na tila naghahanda pa lamang sa pagtulog na nagulat pa nga sa bigla niyang pagbukas ng pintuan. Zach! Gulat na saad nga nito. Nandito ako para mag-goodnight sa mga bata. Malamig nga niyang saad at marahan na ang tumango si Crystal. Naglakad nga siya palapit sa kama nang dalawa at ginawaran nga ng halik ang parehong noon nila bago inayos ang kumot kahit pamaayos naman na ito. Kanina ka pa nila hinihintay ayon kay Lily. Sabi nga sa kanya ni Crystal kaya inilipat nga niya ang kanyang tingin dito. Sabi niya, ipinaliwanag naman daw niya na may trabaho ka kaya hindi sila nagtampo sa'yo. Marahan nga siyang tumango. Kagagaling mo lang sa trabaho? Tila, concerned nga na tanong ng lalaki. Ah, oo, katatapos lang ba ng duty mo? Tanong naman ng babae. Get some rest. Sad nga ni Zach pagkatapos tumango, bago nga lumabas ang pinto. Hindi maintindihan ni Zach kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Kung bakit siya nakakaramdam ng kirot sa dibdib. Nang makita nga niya kung gaano kapagod ang itsura ni Crystal. Ngunit mas pinili nga niya na ipagsawalang bahala nga yung naramdaman niya. Isang linggo na nga ang lumipas magmula nang malaman nga ni Zach na may anak nga siya at mas lalo lamang na sumaya ang pakaramdam ni Zach. Masaya siya na may dalawang bata na laging naghihintay sa kanya. Masaya siya na pagkatapos ng kanyang nakakapagod na trabaho ay pupunta nga siya sa silid nila at mag-goodnight sa kanila kahit pa madalas niya itong maabutang tulog. Pakiramdam ni Zach ay nawawala ang lahat ng pagod niya sa tuwing nakikita nga niya ang kanyang kambal. Kung dati ay hindi naman excited si Zach na matapos ang duty niya, ngayon ay sobrang excited na nga niya lalagi dahil ang ibig sabihin lang noon, makakasama na nga niya ang mga anak niya. Halos hindi na nga siya umuwi sa bahay niya dahil gusto niya lagi naman nasa tabi nga ng kambal. At ngayon niya lang naramdaman na may silbi at purpose lahat ng ginagawa niya, ang walang humpay na pagtatrabaho. Ngayon lamang siya higit na sinipag sa pagtatrabaho para sa future ng kanilang mga anak. Dok, san ka? Uuwi ka na po ba? Tanong nga sa kanya ng isang nurse na babae. Pupuntahan ko ang mag-iin ako. Sagot nga ni Zachary. Dahilan para maglaho ang mapang-akit ng ngiti sa labi ng nurse. Ah, sige dok. Magmula nang malaman nga ni Zach
na may anak sila ni Crystal ay hindi na nga ulit siya nag-entertain ng mga babae na mga lumalait sa kanya at madalas nga siyang tuksohin ni Riel dahil tuon. Loyal husband daw kasi itong si Zack para kay Crystal. Sa araw-araw na pagbisita niya sa kanyang mga anak ay bibihira nga niya lang din na makita si Crystal dahil lagi itong wala para magtrabaho. Halos wala na nga itong pahinga. Kasalukuyang naglalakad nga siya sa hallway kagagaling niya lang sa opisina niya at kunin ang mga papeles na pag-aaralan nga niya mamaya sa silid ng kambal. Buong araw nga siya sa silid ng kanyang mga anak kanina at nakipaglaro. Habang naglalakad siya, ay nakita nga ni Zack si Crystal na naglalakad sa hallway. Mukhang pagod na pagod nga ito at minamasahe pa nga ang balikat. Magulo ang buhok at marungis pa nga ang damit na suot. Tila hindi na nga nagkaroon pa ng oras para makapag-ayos at diretsyo na nga dito. May bit-bit itong isang plastic bag na nakikita nga niyang mga prutas ang laman. Hindi maintindihan kung bakit niya ginawa, ngunit sinundan nga ni Zack ang dalaga. Nung pumasok nga ito sa elevator ay nakita nga niya sa floor kung nasaan ang silid ng kanilang anak. Ang punta nito ay pumasok nga siya sa kabilang elevator at pinindot din papunta rin tuon. Nakalabas na nga si Crystal sa elevator nung saktong bumukas nga rin ang sinakyan niya. Malaki ang hakbang na naglakad nga siya palapit dito at hinawakan ng kamay ng babae. Napaigtad naman si Crystal sa gulat nang lalaki ang mga mata na tinignan si Zack. Anong oras na? Ngayon lang natapos ang trabaho mo? Tanong nga niya. Oo, halata sa mukha nito ang sobrang pagod. Tulog na ang mga bata, pinatulog ko na sila. Bahagya namang ngumiti si Crystal. Maraming salamat ah. Kumain ka na ba? Nag-aalala lang tanong pa nga ni Zack kay Crystal. Hindi pa, pero kakain din naman ako maya-maya na. Nagtagpo nga ang kilay ni Zack at tumingin sa suot niya na relo na pambisig. Mag-alas 12 na ng gabi. At hindi pa rin ito kumakain. Eat with me. Ha? Huh? Hindi pa rin ako kumakain. Bukas pa ang cafeteria ngayon. May dala naman akong pagkain ko. Hindi na kailangan. Saad pa nga ng babae. Then sa cafeteria mo na yan kainin. Sa totoo lang ay hindi rin alam ni Zack ang dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit sa kabila ng pilit niyang paniniwala sa sarili na dapat nga siyang magalit dito, hindi niya maitanggi ang totoo na gusto na nga rin niya itong makasama ng matagal. Bahagyang tumango na nga lamang si Crystal. Sige! Binitawan nga niya ang kamay ni Crystal nang mapagtanto nga niyang hawak-hawak niya pala yun. Tinalikuran niya ang dalaga at naglakad papasok sa loob ng elevator. Sumunod naman sa kanya si Crystal. Habang papunta nga sila sa cafeteria ay walang umiimik sa kanila. Nakayuko lamang si Crystal habang nakasunod nga sa kanya. Ang iilan sa mga nurse na nakakasalubong nga nila ay napapatitig na nga lamang sa kanilang dalawa. Si Crystal ay halos hindi makahinga nang maayos habang nakasunod nga siya kay Zachary. Nagtagpo ang kilay ni Zack nang buksan nga ni Crystal ang dalang baunan na ang laman ay konting kanin at isang maliit na isda na nakahati sa gitna. Yan lang kakainin mo? Hindi mapigilan nga natanong ni Zack. Oo, gusto mo ba? Pinakatitigan nga ni Zack ang pagkain nito at kahit na anong gawin niyang pagkakalkal sa isip niya, hindi niya talaga maisip kung ano ang tawag sa ulam na to. Ano yan? Kumuhit nga ang ngiti sa labi ni Crystal. Daing ang tawag dito. Daing? Kunot noong tanong niya. Hindi alam ni Zack kung anong klaseng ulam yon. Oo, panindato ni Tia Ibiang. Siya mismo ang gumawa nito. Isa tong isda na hinati sa gitna, binabad sa asin at pinatuyo sa sikat ng araw ng ilang araw bago pinirito. Masarap to! Sa paraan ng pagbigkas ng dalaga, sa kakainin ay parabang yun na ang pinakamasarap na pagkain para dito. Ngunit hindi naman alam ni Zack kung kaya niya bang kainin yon. Hindi niya alam kung paano yon nagagawang kainin ni Crystal. Huminga ng malalim si Zack. Ayan lang ba ang kakainin mo? Oo, bakit? Let's order new food for you. Sad nga ni Zack na talaga namang concerned na concerned sa babae. Ha? Hindi na kailangan. Okay na to sa akin, saka parang mahal ang mga pagkain dito eh. Akong magbabayad.
Pagputol nga niya sa sasabihin ni Crystal. Hindi na nga hinihintay pa nga ni Zach kung ano ang isasagot nito at tumayo na nga siya at muling umorder ng pagkain para kay Crystal na noong lingunin nga niya ay puno pa rin ng magkahalong pagtataka at gulat ang magandang mukha. Sobrang nakikita naman sa kanya si Doc. "Here, eat this," sabi niya sabay lapag ng pagkain sa harapan nito bago siya muling naupo sa harapan niya. "Salamat, pero pwede bang itabi ko na lang yan para sa mga bata? Pagkagising nila bukas, paborito kasi nila yan eh." Magkahalong paghanga at tuwa ang nararamdaman ni Zach habang nakatitig sa dalaga na parabang ayaw galawin ang pagkain na nasa harapan niya. She's really a selfless person pagdating nga sa kanilang mga anak. "Magpapadala ako bukas ng ganyan sa silid nila, kaya kainin mo na yan." "Talaga?" Tumango si Zach na may mamunting ngiti sa kanyang labi. "Yes." Habang nakatitig nga siya sa dalaga na masayang kumakain, hindi niya napigil ang ngiting sumusupil sa kanyang labi. Gusto ni Zach makalimutan na nga lamang ang nangyari dati para sa dalaga dahil naging isa itong ina para sa mga anak nila. At parang may namumuo na nga siyang kung anong paghanga dito. Lumaki ng maayos ang kambal, pati siya natutuwa na nga sa babae. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong napapalapit nga sa kanya ang mga anak at sobrang saya din ng puso ni Zach sa tuwing naglalambing sa kanya ang dalawa. Walang araw na hindi nga niya pinagmamayabang ang mga anak niya sa mga nakakausap niya sa ospital. Natakang-taka dahil kung noon ay halos ginto ang halaga ng bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig, ngayon wala na nga siyang tigil kakadaldal tungkol sa mga anak niya. At sa bawat araw na magkasama sila ng kanyang mga anak ay singdalang naman na makita niya si Crystal dahil lagi itong abala sa trabaho. Gabi niya lang itong makita at lagi pa itong pagod. Humahalik lang ito sa kanilang anak na lagi nitong naaabutang tulog at magpapahinga na rin. Pagbukang liwayway, aalis na rin kaagad ito kahit tulog pa nga ang mga bata. Hindi maintindihan ni Zach kung bakit kailangan pa nitong magkanda kuba-kuba sa trabaho ngayong nandito naman na siya. He could give them everything that they desire. "Gusto niyo ba na pumunta tayo sa mall bukas?" tanong nga ni Zach sa mga anak na agad kuminang ang mga mata. "Talaga po?" "Oo naman," sagot nga ni Zach. Pakiramdam niya kasi ay naiinip na nga ang dalawa dito sa ospital kahit patambak na nga ito sa mga laruan at anumang libangan dahil araw-araw may dalang laruan silang dalawa ni Real para sa kanila. "Yay!" Nagbunyi nga ang dalawa at nag-appear pa nga. Tama nga siyang naiinip na nga ang mga to. "Mama, sasama ka po ba?" tanong nga ni Jacob sa ina na noon ay nagtutupi ng damit ng kambal. "Ah, hindi ako pwede bukas eh," sagot nga nito, kaya maging si Zach ay kumunot ang noo. "Ay, oo nga po pala, may labahan bukas si Mama kay Tia Bambi," sagot nga ni Jacob bago humarap sa kanya. "Papa, pwede po ba na sa susunod na araw na lang po tayo mag-mall kapag wala na pong kawain si Mama?" "Kailan ba free time ng mama nyo?" sumagot si Crystal. "May bago akong pinasukan na trabaho kaya wala akong free time eh. Pero payag naman ako na kayo na lang muna ang mamasyal." Nakita nga ni Zach kung paano nawala ang masayang ekspresyon sa mukha ng dalawa nilang anak. Nagbuntong hininga nga siya bago hinarap si Crystal. "Pwede pa tayong mag-usap?" tanong niya dito na nagtataka na tumango at tumayo. Tinignan nga niya ulit ang kambal at nagpaalam na nga, "Nakausapin ko lang ang mama niyo, okay?" Una nga siyang lumabas sa silid at sumunod naman sa kanya si Crystal. "Anong pag-uusapan natin, Zach?" tanong nga nito sa kanya. "How many jobs do you have?" Nagulat pa nga si Crystal sa biglang tanong niya, pero sumagot pa rin ng, "5? Ano-anong mga trabaho?" He can't believe na ganun karaming trabaho ang pinagsasabay-sabay ni Crystal. "Bakit kailangan mo pang malaman?" Nagtataka pa rin na tanong nito. "Para alam ko kung sa paanong paraan mo nakukuha ang pinapakain mo sa mga anak ko. At kung okay ka pa ba?" Tumango na nga lamang ito, pero biglang bumilis nga ang kabog ng kanyang dibdib na may pakialam pala sa kanya ang lalaki. "Noon,
Naglalaba ako, naglilinis ng bahay at tumutulong sa tindahan ni Lily. Ngayon ay may pinasukan akong trabaho sa isang kantin. Kuka ko doon at tagahugas. Sa mabuting paraan ko kinukuha ang pinapakain sa mga anak ko. Huwag kang magalala. At lahat ng trabaho nito ay puro mahirap. Magkano kinikita mo sa paglalaba mo? 500. Nakadepende sa dami syempre. Minsan umaabot ng 800 at 200 ang pinakamababa. At talagang bumagsak ang panga ni Zach sa sinagot nito. Ganun lang kababa ang sahod nito ay pinagtitiisan pa. Umalis ka na sa mga trabahong yan bukas ang bukas din. Walang pagdadalawang isip nga na saad ni Zach. Ha? Bakit naman? Ako nang magpapasahod sa'yo. I-focus mo na lang ang attention mo sa mga anak natin. At ang tunay na dahilan ay ayaw niyang magtiis ito sa trabaho na may ganun kababang sahod. At syempre ayaw niyang nahihirapan ang babae. Ngayong nandito na nga siya, ang kailangan lang nitong gawin ay bantayan at alagaan ang kanilang anak at siya na ang bahala sa trabaho at pera. Kung titigil ito sa pagtatrabaho, ay hindi sila maghihirap. Zachary is a billionaire. Kahit maging siya mismo ay hindi na magtrabaho ay hindi pa rin sila maghihirap. Hindi pwede yon. Kailangan ko magtrabaho. Saka, labas na ako sa mga responsibilidad mo sa bata. Pagtanggi nga nito sa alok niya. Aalis ka sa tabi ng mga anak natin na ang isa ay may sakit para lang sa kakarampot na perang yon? When I can work for us. Pero doon ko sila binubuhay. Noon. Dahil hindi ko pa alam kung anong buhay ang meron kayo ng mga anak natin noon. Ngayon hindi ko na ulit sila pababayaan. I can work tirelessly para sa inyo. May diin nga na boses ni Zach. Pwede mo yung gawin sa kanila. Pero ako, hindi mo naman ako responsibilidad ah. Ikaw pa rin ang ina ng anak natin. I can't let you get sick. Dahil sa kakatrabaho para sa kakarampot na pera, kung kaya ko namang ibigay sa inyo ang lahat ng gustuhin nyo, mas maaalagahan mo pa ang mga anak natin. Pinutol nga niyang sasabihin, ako magpapasahod sa'yo. Just quit on that jobs and focus your attention to our children. Salamat. Saad na nga lamang nito. Anak ko rin sila, Crystal. At hindi sila pabigat. At ikaw din. Hindi niya pa rin ito nakumbinse. Pero napapaisip nga rin si Crystal dahil iniisip din ito ang magiging reaksyon ng kanyang mga anak, ang kanilang mararamdaman kapag parating kasama si Crystal at ang mag-aalaga nga sa kanila. San ka pupunta? Nabigla nga si Crystal na nung kinabukasan matapos ang pag-uusap nilang yun, nakita niya si Zach saktong pagbukas nga niya ng pinto sa siliday na sa tapat na nga si Zach. Magpapalansya lang ako ng labada ko kagabi. Hindi ko naman yun pwedeng iwan ka agad. Nagtagpo muli ang kilay ni Zachary. Nagbubukang liwayway pa lang. Iiwan mo na agad ang mga anak natin? Mga anak natin. Hindi mo intindihan ni Crystal kung bakit ganito ba lamang kabilis ang tibok ng puso niya sa tuwing naririnig nga ang mga katagang yun mula sa binata na para bang isa silang totoong pamilya. Nagpaalam ako sa kanila kagabi na maaga akong aalis at ngayon naiintindihan naman nila. Saka babalik din naman agad ako kapag tapos na ako sa mga gawain ko. Iatid na kita. Mas lalo siyang nabigla sa sinabi ni Zach. Hindi ba't nagmamadali ka? Iatid na kita. Pero may trabaho ka pa. Pwede akong lumiban sa trabaho ko ngayon. Nagtataka si Crystal kung bakit pa yon gagawin ng binata. Pero nakakaawa naman ang mga katrabaho mo kung basta mo sila iiwan. I own this hospital, Crystal. Ang isang araw na pagliban ko ay hindi malaking abala para sa kanila. Dahil sobra-sobra naman ang aming mga doktor. Tila napakaseryoso ng binata na para bang walang saysay kung tatanggi si Crystal kaya pumayag na nga lamang siya. Bago umalis, ay pumasok pa muli si Zachary sa loob ng silid para halikan ang noon ang kanilang natutulog na mga anak. Pasensya na kung maputi ka, umulan kasi dito noong isang araw, hanggang ngayon ay hindi pa natutuyo ang daan. Hingi ng pasensya nga ng binata habang tinatahak nilang daan tungo sa kanilang bahay. Dahil nga sa masyadong maputi kang daan, hindi nga makakapasok ang sasakyan ni Zach. Kailangan nilang maglakad. Ang sasakyan nito ay iniwan muna nila. Ganitong daan ba lagi ang kailangan natahakin ng mga anak natin?
Hindi makapaniwalang tanong nga ni Zach. Ah, oo, wala pa kasing funds ang barangay kaya hindi pa napapasimento ang daan. Pero ang balita ko naman, ngayong taon sisimulan na nila ang pag-aayos ng daan. Sinong lalaking yan? Siya ba ang ama ng kambal? Tanong nga ni Aling Ibiang, ang kapitbahay nila na may-ari ng isang maliit na tindahan, pagkakita nga sa kanila. Kasama nito ang iba pang mga kapitbahay nila. Opo, siya po si Zachary. Pakilala nga ni Crystal. Aba, sinasabi na nga ba namin eh. At mayaman at banyaga ang ama ng kambal. Bakit sa loob ng mahabang panahon nagtiis pa kayo ng mga anak mo dito? Gayong napakayaman naman pala talaga ng ama nila. Ganito talaga ang ugali ng mga kapitbahay nila. Mahihilig makialam at chumismis, mga marites. Hindi na po sa ngayon. Napabali nga si Crystal sa binata ng magsalita ito. Hindi na po magtitiis ang mag-ina ko sa lugar na ito ngayong nandito na ako. Mariing saad nga ni Zach. Hindi pa roon natapos ang pag-i-interview sa kanila ng kanilang mga kapitbahay. Sadyang iniwan lang talaga nila sila dahil marami pa nga siyang gagawin. Ito nga palang bahay namin. Saad nga ni Crystal. Tinignan ni Zachary ng mabuti ang bahay nila. Barong-barong lamang yun at gawa lamang sa light materials ang mga dingding, sapat lamang para masilungan. Pumasok tayo sa loob. Sabi nga niya at nauna na pumasok sa loob. Humakbang na nga rin ang binata papasok at ginala ang mata sa loob ng sandaling ma-switch niya ang ilaw. Sandito natutulog ang mga bata. Itinuro nga niya ang single bed. Diyan sa baba ako natutulog. Nalapitan ito ni Zachary at sinipat nga yun na may pagtataka. Paano kayo nagkakasya dito? Ha? Bakit? Malawak naman ang higaana sa kamalawak bahay namin. Wala bang ahas dito? Tanong na naman ni Zachary. Lumayo na ito doon sa higaan at ginala pa nga ang mata sa lahat ng sulok. San kayo nagluluto? Tinuro ni Crystal ang kalan. Diyan sa uling. Nilapitan naman yun ni Zachary na may pagtataka. How does this thing work? Kailangan mo munang lagyan ng uling ang kalan bago mo sindihan. Paliwanag nga niya. Ngunit halatang hindi pa rin maintindihan ni Zachary kung paano gumagana ito. Pumunta nga siya sa bahay na pinaglalabahan niya at doon ay tinuturing na nga isang bisita si Zachary habang siya ay namamalayan siya. Napapailing na nga lamang si Crystal sa kung paanong pagsilbihan ito ng may-ari ng bahay na pinaglalabadahan niya. Nakabalik na nga sila sa bahay nila at naghahanda na nga si Crystal para sa pagbalik nila sa hospital nang dumating nga si Alfred. May dalang isang tangkay ng rosas para sa kanya. Dumalaw ito para kumustahin nga sila ng mga anak niya, ngunit agad din na dumating nang magpakita nga si Zach na may matalim na tingin. Sinong lalaking yun? Seryosong tanong ni Zach. Ah, yun, si Alfred. Nagtagpo ang kilay nito. Manliligaw mo? Paano mo nalaman? Gulat nga niyang tanong dahil sa pagkakatanda niya, wala naman siyang nabanggit dito noon na may manliligaw siya. Naikwento sa akin ng mga anak natin. Sabi nga ni Zach sabay umiwas nga ng tingin. Ang mga anak nga talaga nila, madaldal. Mabait naman yun si Alfred kaya huwag kang magalala, sabi nga ni Crystal. Mas lalo nang nagkasalubong ang kilay ni Zach. So nanliligaw nga sa iyon. Oo, mahigit isang taon na. Tapat na sagot naman ni Crystal. Kasi iniisip niya na wala lang naman yun kay Zach. At hindi mo pa siya sinasagot? Umiling nga sa Crystal. Hindi. Why? Akala ko ba mabait siya? Oo nga. Pero hindi ko naman siya gusto eh. Alam mo namang pilitin ko, diba? Eh, sinong gusto mo? Ilang segundo ang lumipas bago nga siya nakasagot. Wala. Wala akong gusto. Sa mahigit isang taon na panliligaw sa kanya ni Alfred, ay naging tapat naman si Crystal ng kanyang damdamin para dito. Malinaw niyang sinasabi na hindi niya kaya na masuklian ang pagmamahal nito dahil mas gusto nga niya na mag-focus sa kanyang mga anak. Ngunit sadyang si Alfred lang talagang makulit. Ayaw nga nitong tumigil at itinuloy pa rin ang panliligaw sa kanya. At kahit na alam naman ni Crystal na mahal nga talaga siya ni Alfred at seryoso ito sa kanya ng mga anak niya, hindi niya pa rin ito mabigyan ng pagkakataon. Lalo na ngayon na may mga mas dahilan siya para tanggihan ito.
Bantang tanghali na nang makabalik nga sa ospital dahil hindi talaga pumayag si Zach na maunang bumalik hanggang wala at diretso agad sila sa mall. Sobrang saya ng kambal na naglalaro sa arcade. Marami silang mga ginawa. Binilhan nga ni Zach ng maraming damit at toys ang mga bata. Kahit siya ay pinag-shopping din ito kahit pa tinanggihan niya dahil hindi naman yun kailangan na gawin ni Zach. Sila ang center of attention ng mall na napag-alaman nga nila na pagmamay-ari rin pala ni Zach. Naglalaro sila sa mga playground at sumakay sa mga rides na pinangako nga ni Crystal sa sarili na hindi niya na ulit uulitin dahil pakiramdam niya yon ay ikamamatay niya. Ayos ka lang ba? Nag-aalala nga na tanong sa kanya ni Zach. Naupo siya ngayon sa gilid at pakiramdam ni Crystal ay umiikot pa ang paningin niya dahil kabababa lang nila mula sa roller coaster. Tuwang-tuwa ang tatlo sa roller coaster kanina habang pakiramdam naman ni Crystal ay nasa lalamunan niya na ang lahat ng mga kinain niya. Nahihilo ako, sagot niya sa nangihina na boses. Yumuko ito sa kanyang harapan para magka-level ang mukha nila. Uminom ka muna ng tubig at dahil hindi si Crystal makakilos nang maayos dahil hilong-hilo pa nga siya, hinawakan ni Zach ang baba niya para patingalain siya nang bahagya at nilapit sa labi niya ang bottled water na hawak nito. At ngayon hindi na alam ni Crystal kung ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit ganito na lamang kabilis ang tibok ng puso niya. Kung dahil ba sa takot pa rin sa rides na sinakyan nila kanina o dahil sa sobrang lapit nila ni Zach sa isa't isa at sa uri ng tingin ng lalaki sa kanya ngayon. At ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay mas lalo na ngang bumilis nang abutin ito ang gilid ng kanyang labi at pinunasan ng tubig. Nahihilo ka pa ba? Tanong nga nito sa mababa na boses. Hindi si Crystal nakasagot at napatitig lang sa mukha ng binata na tumingala sa mga anak nila. Bibi, sintayin muna natin na mawala ang hilo ni Mama, okay? Pwede ba yon? Zachary. Lahat sila napalingon sa isang babae na tumawag kay Zach. May kasama itong isang lalaki na may buhat na bata. Tumayo naman agad si Zach at ngumiti sa mga ito. Nagtataka na tumingin sa kanila ang mag-asawa. Napatitig pa nga ang mga ito kay Jacob at Jake at kay Zach. Puno ng gulat at pagtataka ang mga mukha nila. Who are they? Kamukhang-kamukha mo sila. Gulat na tanong nga ng lalaki kay Zach. Mga anak ko. Proud naman na sagot ni Zach. May anak ka na pala? Yes. Si Jake and Jacob may twins. They are 8 years old now. Masaya ang puso ni Crystal na marinig ang mga katagang yun mula kay Zach at nung makita nga niya kung gaano kasaya ang mga anak nila na marinig yun mula sa ama. At siya ba ang iyong asawa? Bumaling kay Crystal ang babae kaya nabigla siya at ang higit na mas kinabigla nga ni Crystal ay ang sinagot ni Zach. Yes, they are my family. Tama nga ang sabi ng iba, masyado nga kayong pribadong mga merkadehas. Sinong mag-aakala na may anak ka na pala at asawa? Gulat nga si Crystal na hindi man lang tinanggi ni Zach ang tungkol sa kanila. Ang puso niya naman ay walang mapagsidlan sa tuwa. Nung araw na yon, hindi lamang ang mga anak nila ang sobrang masaya, kundi pati rin si Crystal. Sobrang taba ng puso niya sa saya. It's nice seeing you again, Zachary. Ang tagal nating hindi nakita. You've changed a lot. Tinignan nga ni Zach ang babae sa harapan niya. Do I know you? I'm Lucy, dating kaibigan ni Shanna. Your wife? Naka-confine din dito ang pamangkin ko at ngumiti ito. She's not my wife. She's my brother's wife. Pagtatama nga niya, nabalot naman ang gulat ang mukha ni Lucy. Oh, silang dalawa pa rin palang nagkatuluyan. What? Nagtatakang tanungan ng lalaki. Hindi mo ba alam? Matagal na silang may relasyong dalawa. Kayo pa noon ni Shanna, may namamagitan na talaga sa kanilang dalawa. Akala ko, alam mo kaya naghiwalay kayo noon. Hindi niya nagawa na makasagot dahil sa sinabi ng babae. Hindi nagpoproseso sa utak ng lalaking narinig. Ibig sabihin nag-cheat sa kanya ang fiancé niya dati.
bago may nangyari sa kanila ni Crystal. Hindi rin alam ng ina mo ang tungkol sa kanilang dalawa noon. But I guess she kept it a secret from you. Sobrang suportado niya kasi ang relasyon ni Shana at Trevor. Hindi alam ni Zachary kung paano niya ipoproseso ang mga nalaman niya. Hindi niya lubos akalain na una pa lang, bago pa yung nangyari sa kanilang dalawa ni Crystal, niloloko na pala siya ni Shana at nang nakatatanda niyang kapatid. Kaya naman pala nagtataka siya kung bakit 2 taon mula ng paghiwalay nila ni Shana, nagdesisyon na ang mga ito na magpakasal at todo suporta pa ang kanilang ina instead of feeling bad. Kaya naman pala, dahil suportado ng kanyang ina ang pinakapaborito nitong anak. Nung may nangyari sa atin 5 years ago, pwede ko bang malaman ang dahilan kung bakit mo ginawa yon? Seryosong tanong nga ni Zach kay Crystal habang magkaharap sila. Pumalatay ang gulat sa mukha ni Crystal dahil sa biglaan niyang tanong. Umabot ng ilang segundo bago nga ito sumagot. Kailangan namin ng pera ng mga oras na yon. Dahil may malubhang sakit ang aking ama at baon din kami sa utang. May nag-offer sa akin ng isang babae para sa trabaho na yon. Sabi niya, ang kailangan ko lang daw gawin. Akitin ka. Yun lang naman dapat kaso hindi sinasadya na may nangyari sa atin. Nalaman ko na lang na may nilagay pala sa aking inumin. At may nangyari na nga sa atin. Nabuo na nga ang kambal. Pasensya na kung nagawa ko yun sa'yo, Zach. Patuwarin mo ako kung dahil sa akin nasira ang buhay mo. Ang babaeng nag-utos sa'yo nun, ito ba siya? May pinakita nga si Zach na litrato sa cellphone niya. Oo, siya nga. Nang sandaling, kumpirmahin nga ni Crystal ang bagay na yun kay Zach ay labis na nakaramdam ng galit si Zachary. Ang kanyang ina pala ang dahilan kung bakit nangyari ang bagay na yun ng gabing yun. Ilang beses humingi ng patawad sa kanyang dalaga ng gabing yun. And even Zach apologized to Crystal for all the things he did. Kung naging masama man ang ugali niya rito, ipinaliwanag na nga rin niya sa dalagang tungkol sa kung paano niya nalaman na ang kanyang ina pala ang dapat niyang kamuhian at hindi ang babaeng nagbigay buhay sa kanyang mga anak at nagbigay ng purpose sa buhay niya ngayon. Labis na nabigla nga si Crystal nung ikwento nga ni Zach ang lahat. Kalaunan ay nagkapatawaran din sila at pinili na ibaon na nga lamang sa limot ang mga nangyari sa kanila sa nakaraan para sa kanilang mga anak at para makapag-move on na nga rin sila. Nag-aalala lang ako kay Crystal. Nagtagpo ang kilay ni Rial dahil sa sinabi nga ni Zach, bakit naman pre? Ayaw niyang magpaawot sa mga trabaho niya eh. Sabay buntong hininga, yun na kasi ang nakasanayan niya bro. Sa loob ng 6 na taon, siya ang bumuhay mag-isa sa mga anak niya. Sa anak niyong 2, habang ikaw noon nagpapakasaya sa mga babae at pera. Hindi ko alam na nagkaanak kami, okay? Kung alam ko lang, hindi ko naman hahayaan na maranasan nila ang hirap ng buhay. Akala ko ba galit ka kay Crystal sa ginawa niya sa iyo noon? Bakit ngayon nag-aalala ka na sa kanya ng sobra? Para bang isang mabuting asawa. Ina siya ng mga anak ko. At kahit na hindi naging maganda ang umpisa namin, ayokong may mangyari sa kanya. Isa pa, I've just proven that, just like me, she's also a victim. Sigurado ka bang hindi mo pa siya gusto? Hindi ah. Mabilis pa nga natanggi ni Zach. Hinahangahan ko lang ang pagiging isang mabuting ina niya sa mga anak namin. Bro, let me remind you na ang simpleng paghanga ay maaaring mauwi sa pag-ibig nang hindi mo namamalayan. Kung ako sa'yo, check mo na kung ano yung nararamdaman mo para sa kanya. She's a good catch, by the way. Ang ibang mga doktor dito gustong makipagkilala nga sa kanya eh. Alam ni Zach kung gaano kabuting ina si Crystal at kung gaano ito kabait na tao. At alam na alam rin niya kung ilang gamu-gamu nga ang nagbabalak na dumapo sa kanya. Alam na alam niya kung gaano karami ang gustong umagaw kay Crystal mula sa kanya. Bagay na hindi hahayaan ni Zach na mangyari. Sila ba ang pamilya na tinatago mo sa amin ng mga kapatid mo? Akala nila ay maayos na nga ang lahat. Akala nila ay magiging masaya na sila matapos nilang magkapatawaran at mapaliwanagan ang isa't isa tungkol sa nangyari sa kanila sa nakaraan.
Ngunit ganun lang ang gulat nila nung bigla na lamang dumating ang ina niya sa ospital at ipahiya sila sa mga staffs doon. "Sino po siya, Papa?" Inosenteng tanong nga sa kanya ni Jacob. Napatingin naman ang kanyang ina sa kambal na bumadha ang gulat sa mukha, ngunit agad din na napalitan ng galit. "Umalis ka na dito, Ma'am." Sad nga ni Zach sa mababang ngunit nagbabanta na tono. "Papa?" Binalik nito sa kanya ang matalim na tingin. "So totoo nga ang naririnig kong balita. May kinakasama ka na nga. At itong babae pa. Ang maruming babaeng to." Nagtagis ang bagang ni Zach dahil sa sinabi nito. Kanina pa siya nagtitimpi pero nang sandaling sabihin yon ng kanyang ina ay napuno na nga siya. "Wag na wag mong pagsasalitaan ng ganyan ang ina ng anak ko." "Ina ng anak mo?" Marahas itong natawa bago dinuro si Crystal na nasa kanyang tabi at hawak sa magkabilang balikat ang kanilang mga anak. "Mga apo kong mga batang yan. Sa maruming babae niyan?" "Hindi po maruming babae ang mama namin. Mabait po at malinis po siyang tao." Galit na pagtatanggol nga ni Jacob sa ina. At kahit pinigilan na nga ito ni Crystal, hindi ito nagpapigil. Matalim ang titig nito sa kanyang ina. "Oo nga po," sabi naman ni Jake, na noon ay lagi lang kalmado ngunit ngayon naging matapang. "Si mama po ang pinakamabuting tao sa mundo, kaya huwag niyo pong pagsalitaan ng ganyan si mama namin." "Aba, talagang pinalaki ng babaeng yan ng mga anak ninyo nang may ganitong ugali." "Maayos po kaming pinalaki ni mama," pinutol nga ni Jacob ang sasabihin ng lola nito. "Marunong po kaming rumespeto tulad ng lagi niya pong sinasabi sa amin noon. Sa aming murang edad, alam namin kung ano po ang tama at mali. At mali pa ang ginagawa niyo na husgahan ng aming ina tungkol sa pagkataon niya." Hinawakan nga ni Zach ang wrist ng kanyang ina. At sa nagbabanta na nga ang boses, pinagsabihan niya ito. "Please don't get on my nerves, Mom. Ayoko ng gulo dahil ina pa rin kita. Ayokong magalit sa iyo sa kabila ng ginawa mo sa akin noon because at some point I am still thankful to you dahil kung hindi dahil sa ginawa mo, ay hindi ko makikilala ang ina ng mga anak ko. At hindi kami magkakaanak na dalawa. But if you continue doing this, baka makalimutan ko ang katiting na respeto ko sa'yo. So please umalis ka na. At wag na wag ka na ulit magpapakita sa pamilya ko, Ma'am, kung gusto mo na kahit paano kilalanin pa kitang ina." Hindi na nga nakipagtalo pa sa kanya ang kanyang ina. Marahil ay nakita nito kung gaano siya kagalit at kung paano siya kaseryoso sa kanyang binitawang kataga. Nang sandaling makaalis ito ay hinila nga siya ni Crystal palayo at binili ng mga anak nila kay Lily. "Bakit ginawa mo yun sa ina mo? Dapat hinayaan mo na lang siya nasabihin ang mga yun sa akin. Sa tingin mo ba talaga hahayaan ko na maapi kayo ng kahit na sino man?" May bahid na inis sa tono ng boses ng lalaki. Nagbaba ito ng tingin. "Pero sanay naman ako sa ganun eh." At ang inis na yon mas lalo pang nadagdagan dahil sa sinabi nga ni Crystal. "Sanay ka sa ganun. Hindi ka pwedeng masanay sa ganun, Crystal. Napakataas ng tingin at respeto ko sa'yo. Why would you allow anyone to say those kinds of things to you?" Saad nga ni Zach. Sinalubong nga nito ang kanyang mata. "Pero ina mo pa rin siya. Hindi mo dapat ginawa yun para sa akin. Crystal, I would die just to protect you and our children. Kahit sino, nakahanda ako na talikuran para sa inyong tatlo dahil kayong tatlo na ang buhay ko ngayon. Mahal na mahal ko kayo." Inabot nga niya ang mukha nito at gamit ang hinalaki, pinunasan ng luha nitong pumatak. Bahagya ng kalmado ang boses niya nung muli nga siyang magsalita. "Minsan ko na kayong napabayaan ng mga bata noon. And you suffered without me. Nakita ko yun. Hindi ko kaya na mangyari ulit yun. Hindi ko hahayaan na mawala ulit kayo sa akin at ng mga anak natin at mahirapan ka ulit." Mas lalo pang dumami ang luha sa mga mata ni Crystal sa sunod na sinabi ng lalaki. "The moment you entered my life and made me fall for you, you should have known the consequences. I am an obsessive type of guy. You will be mine, Crystal. Even if you like it or not, you will be mine forever. And I won't allow anyone, not even my own mother, to hurt you." Saad pa nga ni Zach. "Bakit mo ba ito ginagawa?
dahil mahal na mahal nga kita. Saad muli niya. Mahal kita, Kristal. Bumaba ang tono ng boses niya at hinila nga niya ito, pabagsak sa kanyang dibdib. I used to be mad at you because you ruined my life. I used to. Ngunit alam ng langit na hindi ka mawala sa isip ko. I convinced myself that I was mad at you and guess what? Nagawa kong kumbinsihin ng sarili ko na yon nga ang dapat na maramdaman ko para sa'yo. Pero nung bumalik ka sa buhay ko, I realize that it's not you who I truly hate. It's I who I hated because I fell in love with you. Sa kabila na kailangan kong kamuhian ka. Lumayo ito sa kanya, puno ng luha at gulat ang mga mata na tumingala sa kanya. Mahal mo talaga ako? Yes, I love you. Mahal na mahal kita higit pa sa inaakala ko. At ang mga mata niya naman ang nanlaki nang bigla itong tumingkayad at pinagdikit ang kanilang mga labi. Banayad at punong-puno ng feelings ang halik na pinagsaluhan ng dalawa. Mahal din kita, Zach. Puno ng feelings at emosyon na sambit nito. Mahal na mahal. Salamat at pareho tayo ng nararamdaman. Akala ko kasi... Hindi nga natapos ang sasabihin nito nang biglang, Yay! Complete family na talaga tayo! Ang malakas at puno ng saya na sigaw ng kambal habang pumapalakpak. Nanood pala ito sa kanila at nakita at narinig nilang lahat. Buong akala ni Zach ay one-sided love lang ang lahat. Ang akala niya, galit sa kanya si Kristal ngunit ang malaman na mahal din siya ng dalaga at matagal na nitong nararamdaman yon ay dahilan para walang mapagsidlan ang tuwa na nararamdaman ni Zach. Isang taon mula nang tuluyang gumaling ang sakit ni Jake at kusang nagsara ang butas sa puso nito ay nag-isang dibdib naman sila sa simbahan kung saan puno yon ng mga bisita. Hindi nila inaasahan ang pagdalo ng kanyang ina noong araw na yon at ang paghingi nito ng tawad sa kanila. Ngunit sobrang masaya ang kanilang puso dahil doon. Mahal na mahal ko po kayo, Mama at Papa. Congratulations po, mahal po namin kayo. Sigaw nga ng kambal bago nagsabay ng konfeti habang naglalakad sila palabas ng simbahan na isa ng ganap na mag-asawa. May mga bagay sa mundo na hindi natin alam ang dahilan kung bakit nangyari. May mga bagay na gustuhin man nating iwasan, nangyayari pa rin. Pero sa day draws to a close, we find solace in reminding ourselves that every twist and every turns, every moment unfolds for a purpose. Everything happens for a reason, ika nga nila. Tulad na lamang ng naging unang pagtatagpo nila noon na nauwi sa galit, misunderstandings at ngayon ay hawak kamay na tinatahak na nila ang journey to forever. Their love serves as a living testament to the truth that every twist and turn, with all its joys and sorrows, is scripted by fate, as a proof that every chapter, every connection, and every moment finds its place in life. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Kristal at Zach. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. At shoutout po sa mga sumusunod. Augusto Sarafanan, Carlos Bolosa, Rebecca Daludalo, Lita Visers, Joy Paltilio, Jenjen Lino Rojas, De La Cruz Aloha, Presbyteros Rose, Victoria Giab, Nespet Hanaban, Juvelin Romero, Teresita Garagasin, Josephine Dariagan, Ninfa Antones, Rex Roy, Anita Hernando, Guild SM, Elvi Candontol, Teresa, Anita, Raquel Cortaga, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po at muli.